Yo, what's up? Magandang araw mga boss. Andito na naman ang inyong kuya mekanikong si Kuya Lan at welcome po dito sa channel ko. Ngayon mga boss, pag-uusapan naman natin yung part 2 ng ginawa nating tutorial nung nakaraan na tungkol sa preno, no? So, yung part 1 po natin ay tungkol sa caliper. Ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa master, no? Master. So, ito pong master na ito mga boss ay sira na talaga, no? Hindi naman totally nagli-leak pero basag na yung lens, yung indicator niya. Kung may laman pa o wala na, so basag na po yun. Gagawin po natin ang remedyo yan at papakita ko po sa inyo yung kung paano siya inaayos at nililinis. Okay mga boss, so pagpapalit po ng rubber cap ay halos hawig na rin siya dito, no mga bossing. Kaya antabayanan nyo po, patapusin nyo hanggang dulo. Pero bago yan mga bossing, in-encourage kita na i-subscribe yung channel natin at pakikalimbang na rin tong kampanang ito para updated ka sa mga tips and tutorial ni Kuya sa mga susunod kong video. Okay mga boss, eto na, wala nang kung ano-ano pang pagpapatagal-tagal. Tirahin na! Ayusin natin ngayon mga boss, no. Ayusin natin yan yung kuwan yan, nabutas na yan. So, sa may mga problema na ganito rin, patapusin niyo po yung video para malaman niyo kung paano ginagawa. Okay? Dito naman mga boss, no, ang una nating tatanggalin ay itong hydraulic hose, no. So 12mm yung kanyang ulo, no? 10mm yung thread. Tapos ito 8, dalawa. Yung iba po nito, G's, no? Yan, sunod. Ito, tatanggalin natin. Tsaka, ito. Okay? Pero, tatanggalin natin yan pag nabaklas na natin. Okay, mga boss? So, yun mga boss, no? Ito yung una nating tatanggalin, no? Ganon din po ito. Sa isang bolt, may dalawang washer, pero gasket niya po yan. So, pagtapos nitong hydraulic hose, ito naman yung babaklasin natin yung lever, no? May nut po yan sa ilalim. Tandaan nyo lang. Okay. Tapos, itong bracket. Ito po yung lilinisin natin. Okay mga boss, pag natanggalan natin ito, kailangan natin munang pukpukin, no? Pukpukin muna natin itong mga tornilyo na to para masyak muna sa loob yung thread niya. Laman-laman, no? Mga boss, yung ginawa natin nakaraan na panglinis, ano, yung panlinis, ito ay pwede rin natin gamitin sa pagtanggal ng circlip, no? So sa loob po nito ay may circlip pa yan. So yan po ang gagamitin natin, no? So ayan yung circlip mga boss, no? Yan yung tatanggalin natin. Kung may nakita kayo, dalawang bilog. Yan. So ayan mga boss, no? Ihuhook lang natin yung eye ng circlip.
Tapos pagpapalta na kasi ito mga boss, dapat ito sirain mo na lang. Medyo mahirap kasi siyang tanggalin. So pilitin mo na lang na masira siya, at least mailabas mo. Kapag bumili ka naman ng bago ay may kasama na kagad. O ayan, gaganyan, tanggal na. So ito po yung circlip, no? Ayan. Ito po yung rubber cap ninyo. Ayan po yung papalitan natin, no mga boss. So lilinisin natin muna to, at saka remedyo muna natin itong nabutas na ito. Okay? Okay. Patuyuin natin siya hanggang matuyo ng matuyo ito. Mabuuan na yan. Okay, hintayin natin tumuyo. Okay mga boss, mukhang tuyo na yata yung pinilad natin. Try natin, puntahan natin. No? Tara. Mainit-init pa. So sa loob, hindi pa ganun tuyo, no? Pero okay na yan. At least ito lang naman ang kailangan nating matuyo. Tara, birayin na natin to. Baka birayin pa ng iba eh. Okay mga boss, no, kapag yung master ninyo ay hindi nyo pa planong palitan or wala pa kayong budget, so ganito lang muna ang gagawin natin, ano, kapag nasira na itong kuha na to, yung lens nya, yung indicator, kung may laman pa, no, ito po, lens po yan. So babaklasin nyo lang po yan, tuturuan ko kayo kung paano nire-remedyohan, lalo na kapag basag na yan, no. Ayan na po yung kabuuan, no. So kapag nailabas niyo na yung natanggal niyo na mga boss yung pangloob niya, no. Ang gagawin niyo po diyan, nalinisan niyo lang muna. Para medyo maganda yung paglalagyan natin ng dikit, no. Ito po ay para lang sa ayaw pang bumili, no. Kung gustong remedyohan lang muna, tutulungan ko lang po ito, pero maaari sana kapag nagkaroon kayo ng budget, siyempre preno ito, dapat po meron talaga, no. Tapos mga boss, kumuha kayo ng coins na ito ay 25 cents ng Pinas, no. So ano lang po ito, kinasa, hahasain nyo lang na kailangan magkasya lang siya dyan. Yan. So, magkasya lang dapat siya dyan. Yan po yung magiging stopper nung fluid na nasa loob, at magiging stopper din ng epoxy na ilalagay natin, ano mga boss. Yung epoxy po ay dapat Pioneer epoxy, no, yung mga, o kaya Dibcon. Yan, Dibcon, mas maganda. So, ayan po, no, nakalubog na siya. So lalagyan lang po natin ng epoxy yan dyan, at saka lalagyan din natin ng epoxy dito sa loob. So yan po ay remedyo lang ng mga boss sa mga wala pang budget. So hindi naman lahat ng tao ay kayang bumili ng kaagad-agad nito, no. So pwede naman itong remedyohan, pero nasa sa inyo po yan kung gusto niyo sundin yung video ko o hindi, no. Okay mga boss, kailangan lang natin mag-mix ng saktong dami, no, ng epoxy. So yan yung gagamitin natin na pang selyo doon sa nabutas.
po ay remedyo lamang mga boss, yung ulitin ko lang, remedyo lamang. So sa mga ayaw nito, okay lang po, kahit huwag nyong gawin, mas maganda, no? Pero sa may mga wala pang budget, sabi ko naman po ay safety rin po itong gamitin, no? Lalo na kapa sa mga medyo talagang hirap ang buhay ngayon, okay lang po kahit gamitin nyo ito. Sa may mga pambili, iwasan na po nating makasakit ng salita, no? Kasi may mga napapansin ako nagko-comment na medyo na masakit magsalita sa mga nanonood, sa mga viewers. Actually sa akin hindi. Sa akin hindi ako ang tinatamaan eh, yung mga viewers, no? Yung ibang viewers. Kung itatanong niyo po kung kailan ko pa to ginagawa, medyo matagal-tagal na po mga kapatid, no? Medyo matagal-tagal ko na itong tinatrabaho yung ganitong klase ng remedyo, dahil naranasan po kasi namin dito sa Palawan na halos wala kaming mabilihan ng pyesa. At yung mga brake pad nga po, ginagawa lang namin yan dito eh. Pero tuturuan ko rin ho kayo nun, para baka sa lugar ninyo eh wala kang mabilihan ng brake pad. So tuturuan ko kayong gumawa ng brake pad. Patapusin ko lang itong video ko na ito, brake pad na po isusunod ko, no? Okay, dilat na ulit natin para madaling matuyo. Mga boss, na tuyo na yung nilagyan natin ng epoxy, ano? So ayan siya, no? Yan. Kailangan tuyong tuyo yan mga boss. Kapag nilalagyan, kapag kinukurot mo siya, dapat hindi na bumabaon yung kamay mo, dapat dumudulas na lang. Yun po yung sinyalis ng tuyo na. So ayan po yung sa parting pang loob, no? Yan. So ito. So ang isang problema natin mga boss, medyo talagang gipit yung may-ari. So itong luma niya na lang ang ibabalik natin. So bago niyo po ibalik, lagyan niyo muna ng kaunting grasa yung kanyang rubber cap. So kung bakit luma pa rin ibabalik natin, wala naman po itong history ng tagas dito, no? Nagpapump pa rin po ito. So ang tagas lang po talaga ay dito lang. So medyo gipit talaga, kaya pagbibigyan natin siya, no? So lalagyan lang po natin ng kunting grasa, para kunti lang mga boss, no, as in kunti lang talaga. Tama lang na mabasa siya ng point ng grasa, no. Okay. So ganun pa rin po mga boss yung gagamitin natin, yung lithium grease pa din ang gagamitin natin, dahil yan po ay malabnaw na klase ng grasa, no. Tapos lalagay po kayo sa screw ng kunting grasa, medyo pahaba. So ayan, ganyan. Tapos tutusok nyo lang mga boss dito, no, at iikot nyo para magkaroon ng kunting lubrication sa loob, para hindi ho tayo mahirapan magpasok ng rubber cap. Kahit brand nyo po, original man, ay kailangan yung lagyan ng kunting padulas, wag po langis, grasa lang po, no. So ipapasok po natin una po ang spring. So ito po yung spring, no, nahihiwalay po yan. Una po yung spring. Okay, dahan-dahan lang mga boss ipasok, no. So ikut-ikutin nyo lang, dapat to hindi madideform yung rubber cap ninyo, no. So kayo nang bahala dyan, ikabit nyo na dyan sa inyo. Ako dito, akong bahala sa akin. So ganito po mga boss, titingnan nyo po habang binabaon ninyo, no. Yun. So hindi nyo nakita, tingnan nyo na lang dyan sa ginagawa ninyo, no. Habang pisil-pisil nyo naman ito mga boss, i-prepare nyo na po yung circlip, no. Ipasok nyo po sa kamay ninyo, sa daliri ninyo. Yan. Ganyan.
habang pisil-pisil niyo po yan. Medyo sa una pong pagkakabit nito ay baka mahirapan kayo. Pero practice makes perfect, sabi nga nila. So, i-scroll lang po yung ipapantulak natin sa circlip hanggang bumaon sa loob, no? Actually, yung original talaga nito, boss, may spacer pa yan, no? May washer pa yan dyan bago circlip. So, ito kasi wala na. Kaya, binalik ko na lang din yung circlip kaagad. Pwede po yun? Opo, pwede rin po yun, no? Kaya lang po, mas maganda talaga yung, siyempre, yung original na design. Ayan. Okay. Tapos, try nyo pong takpan itong butas na ito. At pisil-pisilin nyo ito, mga boss. I-press. Ayan. Kapag po may nararamdaman kayo na parang hangin na tumutulak-tulak dito sa daliri ninyo, yung sabihin goods na yan, pepreno na yan. Ayan. Pero kapag wala kayo nararamdaman, sorry na talaga. No? Ito meron. Okay, testing natin, kabit natin mga boss, no? So yung cup po dito, wala na rin yun. Meron pa hong cup yan, no? Meron pang cup yan. Papakita ko sa... Ayan, yan yung cup na yan. No? Dapat meron pa niyan. At yan po yung isang buong assembly ng mga rubber cup, yung repair kit niya, no? Okay? So, yan po yung nawawala. At saka itong washer na ito. Okay? Kabit na natin. At sa susunod po na video ko, kung paano naman mag-bleed off nang walang gastos sa brake fluid. So may mga madadali pong diskarte yan. Kaya abangan nyo po mga boss. Okay mga boss, no? Ito yung setup naman. Yung nakasulat po na yan na app. Kung hindi nyo nakikita, basta meron niyang app na nakasulat dyan. Ibig sabihin po yan sa taas. Kasi nga app. Pero kung down po nakasulat dyan, sa baba yan. Okay? Pagkatapos, lagyan natin ito ng grasa. Ayan. So, ang damihan nyo ng grasa. Okay? Tapos itong bolt ng hydraulic hose, so bolt, may washer, dalawa, no, pinaka gasket niya. Mahalaga po ito mga boss.